Ano ba ang mga madalas na kahulugan at simbolismo ng panaginip at bakit ito mahalaga? Ang pag-unawa sa ilang madalas na kahulugan ng panaginip ay matutulungan tayo na maunawaan kung ano ba ang mga bagay na bumabagabag sa atin sa araw-araw. Ito ang kakaiba at mahusay na paraan upang matuklasan ang ating subconscious mind. Kung ikaw ay nagkaroon na ng isa sa alinmang panaginip na mababanggit, ito ay mahalagang bigyan mo ng pansin. Sa mga panaginip na ito, ang iyong isipan ay sinusubukan kang bigyan ng isang importanteng mensahe. Kaya ang pagkaunawa sa mga ito ay talagang may benepisyo para sa iyo. Like, share, and subscribe kung nagustuhan mo ang video na ito. Ngayon ay atin nang umpisahan ang 22 kahulugan ng panaginip na dapat mong pagtuunan ng pansin. Una, ang pagkahulog. Ito ay isang pangkaraniwan na tema ng isang panaginip. Madalas, ang pagkahulog sa panaginip ay pahiwatig ng isang parte sa iyong buhay na ikaw ay bigo at ikaw ay naguguluhan. Saan ka ba nawawala ng kontrol sa iyong buhay? Ito ba ay sa iyong pag-aaral, sa trabaho, pag-ibig o hindi mo na pinapahalagahan ng sarili? Kung sa iyong panaginip, ikaw ay nahuhulog pero hindi lumalapat ang katawan sa lupa, ito ay pahiwatig na nawawalan ka ng kontrol. Kung ikaw naman ay lumapat sa lupa, ikaw ay may pagkakamali. Kung ikaw ay nakakita na may nahuhulog at hindi mo sila matulungan, ibig sabihin lamang nito na hindi mo kayang kontrolin ang kanilang kapalaran. Damayan mo sila kung kailangan, pero huwag mo silang diktahan. Sa kabilang banda, kung naramdaman mo na maayos naman ang sitwasyon, marahil ay may pwede ka pang maitulong sa taong ito. Ang buong loob na pagsasabi sa taong ito nang dapat niyang gawin ang siyang makakatulong upang makaiwas siya sa anumang pagbagsak. Pangalawa, ang pagkalunod sa panaginip. Ang tubig ay simbolismo ng emosyon, kaya ang pagkalunod o paglubog sa tubig ay pahiwatig na hinahayaan mong kontrolin ng iyong emosyon ang desisyon mo sa buhay. Pahiwatig nito na dapat mong mapag-aralan na kontrolin ang iyong emosyon at huwag mo itong hayaan na makontrol ka. Ang iba pang kahulugan ng pagkalunod sa panaginip ay nagpapahiwatig na hindi mo kayang makontrol at mapigilan ang isang pangit na sitwasyon sa paglala nito. Ito rin ay may pahiwatig na maganda sa kabilang banda. Pahiwatig din ito na kung anumang hindi magandang pangyayari sa isang yugto ng iyong buhay, ito ay matatapos na. Pangatlo, ang paglipad naman sa panaginip ay nakakamangha at bihirang mangyari. Ang panaginip nito ay pwedeng sinyalis ng mga ilang bagay. Una, ito ay indikasyon na ikaw ay nagnanais na magkaroon ng sexual freedom. Ang isa pang representasyon nito ay ang personal sense of power. Kung ikaw ay nakakalipad ng masaya at maginhawa, ito ay pahiwatig na kasalukuyan na nangingibabaw ka sa isang partikular na sitwasyon. Maaaring ito din ay pahiwatig na nakalikha ka ng oportunidad para sa iyong sarili. Kung ikaw naman ay hirap makabalanse habang lumilipad, ito ay sinyalis na nahihirapan ka sa isang bagay na nangyayari sa iyo sa araw-araw. Ang hadlang naman sa paglipad ay pahiwatig na may hadlang sa iyong buhay. Maaaring ito ay sitwasyon o tao. Subukang isipin kung ano ba ang nakakahadlang para magawa mo ang gusto mo sa buhay mo. Pang-apat, nasa sasakyan ka na walang kontrol. Ang pahiwatig ng panaginip na nasa loob ka ng isang sasakyan na walang kontrol ay may partikular na pangyayari sa iyong buhay na pakiramdam mo ay wala kang kontrol.
Ito ay nagdudulot sa iyo ng pakiramdam na ikaw ay nasa panganib. Ikaw ay may dapat na makontrol sa iyong buhay. Ito ay nagsasabi at indikasyon na iniisip mo ang kasalukuyang landas na tinatahak mo. Maaaring mahirap para sa iyo natanggapin na hindi mo ito kayang manipulahin. Mientras na sinusubukan mo itong imaneho, ay mas nararamdaman mo na hindi mo ito makontrol. Panglima, pananaginip ng sakuna. Ang pananaginip ng pagbaha, paglindol, pagsabog ng bulkan, buhawi o iba pang mga sakuna ay simbolismo na nawawalan ka ng kontrol sa mga personal mong problema. Ito ay sinyalis na ang iyong subconscious mind ay ayaw na iwasan mo at hindi pansinin ang mga problema. Ito ay panahon na para harapin mo at wakasan na. Pang-anim, pagkalibing ng buhay. Ang pagkalibing ng buhay at kawalan ng lakas upang sumigaw at huminga ay indikasyon na mayroong kaguluhan sa iyong buhay. Ito ay pahiwatig na kailangan mong makahanap ng paraan upang makawala ang sarili sa isang sitwasyon. Ang interpretasyon na ito ay nagsusuhestyon na dapat ka nang humanap ng iba pang perspektibo at kailangan mo nang humingi ng tulong sa iba. Pangpito, ang pananaginip ng nasugatan, may sakit o may namatay. Ang pananaginip patungkol sa isang kapamilya, kaibigan, isang miyembro ng pamilya o pati na din ang isang artista kung sila ay naaksidente, nasugatan o namatay ay pahiwatig na may isang bagay na hindi nakakabuti para sa iyo. Ibig sabihin lamang ay kailangan mo nang magsimula ulit sa buhay. Pangwalo, ikaw ay hinahabol sa panaginip. Kung ikaw ay hinahabol naman sa panaginip, ito ay pahiwatig na may tinatakasan ka na problema sa buhay. Ito ay pahiwatig din na may ideya na hindi mo tinatanggap. Pahiwatig ito na kailangan mong harapin at ayusin na ang iyong problema. Pangsyam, ikaw ay nalubog sa putik. Ito ay nagsasabi na may marami kang responsibilidad at hindi mo na ipapahayag ang tunay mong nararamdaman sa tunay na buhay. Hirap kang makapili sa buhay kaya hirap kang makakilos. Ito ay nagsasabi na anuman ang piliin mo sa buhay, ang mahalaga ay makausad ka na. Ito ang makakatulong sa iyo upang gumaan ang kalooban at palayain ang sarili sa mga pumipigil sa iyo. Kung ang iyong mga binti ay hindi makakilos sa ilalim ng putik, ay may pumipigil sa iyong pag-unlad. Iwasan ang pag-iisip ng sobra. Maaaring ito ay sanhi din ng sleep paralysis. Mainam na i-relax ang iyong sarili at isipin na ito ay panaginip lamang hanggang sa ikaw ay magising. Pang-sampu, pagkasira ng bahay o mga ari-arian. Ang iyong bahay ay representasyon ng iyong inner self. Ang pananaginip nito ay nagsasabi na sinasabotahe mo ang sarili mo. Ang hindi pag-aalaga sa iyong sarili ay nagdudulot ng panganib sa iyong sarili. Sa kabaliktaran naman, kung ikaw ay nananaginip na nakakita ka ng maraming kwarto o silid sa iyong bahay o pinapaganda mo ang iyong bahay, ito ay pahiwatig lamang na aayos din ang takbo ng buhay mo. Maaaring makaramdam ka na may sira o ang mga bagay na iyon ay unti-unti nang nasisira. Maaaring ang iyong pagkatao ay may banta o anumang pinahahalagahan mo ay nawawala na. Panglabing isa, ang pagkalagas ng ngipin sa panaginip ay indikasyon ng insecurities. Ito ay indikasyon na natatakot kang tumanda. Kung may sumusubok sa iyo at pakiramdam mo na mas mahina ka, alalahanin na sa kumpiyansa mo sa sarili ka makakakuha ng sapat na lakas. Kung ikaw ay walang ngipin o bungal sa panaginip, ito ay simbolismo o pahiwatig ng takot sa pagtanda. Kung ang ngipin ay nasisira sa panaginip, ito ay nagsasabi na may nasabi ka na pinagsisisihan mo. Kung may isang ngipin na mas malaki pa sa karamihan sa mga ngipin mo sa bibig, ito ay pahiwatig na may pinag-aalala ka sa tunay na buhay. Ang malinis at malusog na ngipin ay pahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng seguridad sa pera.
12, ang future o kinabukasan naman sa iyong panaginip ay indikasyon na may mga layunin o pangarap ka talaga sa buhay na gusto mong matupad. Ito ay isang indikasyon na may iniisip ka na bagay upang makatulong na mas mapainam pa ang iyong sarili at makamit ang anumang partikular na layunin mo sa buhay. Upang mangyari ito, kailangan na mabago ang ilang pananaw mo sa buhay na mayroon ka. Kung ikaw ay nanaginip na may pangit na mangyayari sa iyong kinabukasan, ito ay indikasyon na nag-aalala ka sa iyong pisikal at mental na kalusugan. Hindi ka nakapasa sa exam. Ang pananaginip nito ay indikasyon na masyado mong ikinukumpara ang sarili mo sa iba. Masyado kang nagse-self-pity. Kung ikaw ay hindi nakapasa sa exam sa iyong panaginip, ito ay nagsasabi na ikaw ay dapat na itinutuon ang sarili sa mga magagandang katangian na mayroon ka imbes sa mga bagay na pakiramdam mo ay hindi ka mahusay. 14, ang pagbalik sa paaralan o pag-aaral sa iyong panaginip ay nagpapahiwatig na may insecurities ka na nararamdaman. Kung ikaw ay nagsimula sa bagong trabaho o naglipat sa bagong bahay at ikaw ay hindi kampante, ito ay indikasyon ng insecurities sa sarili. Kung ang mga panaginip na iyon ay negatibo, ito ay maaaring sinyalis na hindi mo dinasabi ang totoo mong nararamdaman. Ito din ay nagsasabi na hindi ka pa masyadong matanda upang matuto ng mga bagong bagay. Dahil dito ay mas makikilala mo pa ang iyong sarili. 15, ikaw ay nahuli o na-late sa iyong panaginip. Kung ikaw ay na-late sa eskwelahan, sa isang job interview, sa pagsakay sa eroplano, sa tren, sa bus, pati na ang pagdating mo sa isang date, ito ay simbolismo ng pagkabigo mo sa tunay na buhay dahil may napalagpas ka ng mga oportunidad. Bukod pa dito, kung sinusubukan mong maging maagap sa oras na pinag-usapan sa panaginip at nahuli o na-late ka pa din, ito ay indikasyon ng mental stress. 16, kung napanaginipan mo naman na nangangaliwa ang iyong kapareha o asawa, ito ay isang indikasyon na hindi ka masaya sa pagsasama nyo. Ikaw din ay nawawalan na ng kumpiyansa sa itsura mo sa tunay na buhay. Ito din ay isang sinyalis na nagdududa ka sa iyong kapareha. Pero kung ikaw mismo ang nangaliwa, ito ay nagsasabi na mas maging intimate kayo sa isa't isa. Kung ikaw ay guilty, marahil ito ay paalala na maaaring mangyari sa tunay na buhay dahil sa pangangaliwa. Ito din ay indikasyon na marami ka nang pinagtitiisan sa buhay. 17, ang sexual dreams. Ang mga ganitong panaginip ay indikasyon ng paghahanap ng balanse sa pagitan ng prinsipyo ng pagkalalaki at pagkababae sa iyong sarili. Itanong mo sa sarili, sa anong bagay ka ba naaakit? Mula sa taong katabi mo sa iyong panaginip, ano ang meron siya? Ang espesipikong bagay na ito ang siya mong gustong magkaroon para sa iyong sarili. Ang sexual dreams ay simbolismo ng iyong pangangailangan bilang isang tao. Kung ikaw ay may paulit-ulit na napapanaginipan at ito ay isang pagtatalik, ito ay indikasyon na may kulang pa pagdating sa iyong sexual adventure sa tunay na buhay. Ito ay indikasyon na may sexual desire ka din na itinatago para sa isang tao. Ang ganitong klaseng panaginip ay normal lamang. 18, kung ikaw naman ay naliligaw sa iyong panaginip, ito ay indikasyon na naguguluhan ka. Sa anong klaseng paligid ka ba nandodoon nung ikaw ay naliligaw sa iyong panaginip? Ang lugar mismo ay ang siyang nagsasabi kung sa anong bagay ka naguguluhan. May mga pagbabago na hindi mo pa kayang tanggapin sa ngayon. 19, kung ikaw naman ay naipit sa iyong panaginip, ikaw ay nakakaranas din ng pagkaipit sa isang sitwasyon sa iyong buhay. Ito din ay senyales ng pagkabigo o pagkalito sa mga bagay-bagay. Ikaw ay nahihirapan ngayon sa pagdidesisyon. Kung ikaw naman ay nananaginip ng wala kang saplot sa labas ng bahay, ito ay representasyon ng totoo mong sarili at gusto mo nang bumalik sa totoo mong sarili. Ikaw ay nag-aalinlangan sa iyong panlabas na itsura.
sinasabi lang sa iyo ng panaginip na ito na magkaroon ka dapat ng kumpiyansa sa sarili. Ang paulit-ulit na panaginip naman ng isang bagay ay dapat na hindi mo ipagsantabi. Ang iyong isipan ay binibigyan ka na ng sinyales o ang iyong subconscious ay may gusto ng ibabatid sa iyo. Ito ay mahalaga para sa ikabubuti ng iyong sarili. Unawain itong mabuti kung ano ito. At ang panghuli, ang pananaginip naman na may namatay ka na nakamag-anak ay ang panaginip na nakakatakot para sa karamihan. Pero huwag mo dapat itong ipag-alala. Hindi ito isang prediksyon na maaaring mangyari sa tunay na buhay. Ito ay patungkol sa pagbabago at ang sinyales na may matatapos ng bagay. Pwedeng yugto sa buhay mo, klase ng relasyon sa isang tao at marami pa. Kailangan mong ikonsidera ang paglimot na sa nakaraan at maging bukas ang isip sa mga bagong oportunidad. Ang iyong ugnayan sa taong namatay sa panaginip ay hindi mamamatay, kundi ito ay mababago lamang. Kung iyong mapapansin, ang mga panaginip na ito ay may mahahalagang senyales. At kung alam mo ito, ito ay makakatulong talaga sa tunay na buhay. Ano ang madalas mong mapanaginipan? Laurel. This is Erffy Del Rosario. Thank you for watching.